Good morning. It's now 6:35 a.m. Today is December 9. Ayan. Pag-gising namin, may breakfast na. Nagluto yung anak ko ng pancit canton and egg. Kaso wala yata kaming rice. It's now 7:12 a.m. Ayan. Tapos na ako mag-breakfast. Magno-notes lang muna ako dito ng mga importanteng bagay. At yung mga kailangan kong gawin na lagi kong nakakalimutan. So, mahilig talaga ako magsulat, mag-notes ng mga bagay-bagay. It's now 8:21 a.m. Ayan, maaga naman ako nagising. Pero ngayon pa lang ako magsisimula. Kasi, naligo pa ako. And then, nagpalit pa ako ng bedsheet. And nagwalis-walis ako ng konti dito sa kwarto namin. So, marami akong kailangan gawin today. It's now 9:51 a.m. Ayan, still working. Inulit ko yung ano, yung may ginawa akong construction team na invitation card. Asan yung isa? Inulit ko, nung isang araw ko pa to ginawa. Kaso hindi ako na ano, hindi ako na satisfied dun sa ginawa ko. So, bali, eto is pangalawang gawa ko na ng construction team na invitation card. So, I think itong pangalawang gawa ko na gustuhan ko na. Wait, I don't think kung paano, di ko alam paano ko may papakita yung unang gawa ko. Binura ko na kasi siya. So, I'm selling digital products, no, sa Etsy. Yeah. Di pa ako tapos kasi gagawan pa to ng mock-ups. Pero, later, kailangan ko na rin bumaba para mag-asikasa ng lunch. And, yun. Tutulong pa ako sa shop ni Sisi later. So, so, eto around 12:30 p.m. Palabas kami, sasamahan ko si Tita Bo kasi ayan, nakalmot siya ni James sa mukha. Si James ay alaga nilang pusa. Kaya eto, palabas kami, pupunta kami ng Animal Bite Center. Medyo mainit nga yung araw kaya ayan, nag-aabang kami ni Tita Bo ng tricycle. Malapit lang naman yung Animal Bite Center na pupuntahan namin. Dito lang yan sa may halos katabi ng Putatan Health Center. So, naglakad kami papunta doon. And dito lang yan sa may taas ng Wow Salon. Sa may third floor. So, if kailangan nyong magpa-anti-rabies, ayan, dito kayo private pumunta. Dito, so may bayad to, guys. Kung nagahanap kayo ng libre, pwede tayong pumunta dun sa ating health center. So, pagdating center namin dito, wala pang 1 p.m. kaya sarado pa dahil naka-lunch break pa sila. So, mga besh, if makagat kayo or makalmot ng aso or pusa, ayan, kailangan nyo magpa-anti-rabies. Ito yung price ng mga anti-rabies nila, just in case you want lalo to na know. Kung kagaya dito sa tita ko, nasa may mukha niya yung kalmot, no? Kailangan ito agaran malagyan ng anti-rabies. Don't take the risk na baka wala namang rabies yung nakakalmot or nakakagat sa inyo. Kasi ang rabies, once na meron na siyang symptoms, wala na tayong magagawa. Kinakabahan si Tita Bok. Yung ang dami mo lang experience sa turok sa trabaho, may wala pang experience sa mukha. Hindi yan. Ba ano lang sigurin? Alam mo. Mababaw lang yun. Parang balat-balat lang yun. So, ayan nga, tapos nang turukan si Tita Bok ng tatlo sa kanyang braso. Yung isa is anti-tetanus. Yung dalawa is anti-rabies. And since nasa mukha nga yung kalmot, kailangan din siyang injekan ng Erig, which is mas mahal kesa dun sa mismong anti-rabies lang. So, dun siya tinuturok sa mismong sugat. So, 6 yung kalmot sa mukha niya, 6 din niyang tinurokan dyan. Ouch. So, yung Erig daw kasi is mas mabilis yung effect niya. Tumatalab siya agad-agad. Unlike nung anti-rabies na inaabot ng 1 week bago magkaroon ng effect. So, kailangan talagang maturokan si Tita Bok sa mukha. Na siyang turokan. Eh, dati na madami yan. 6 sa mukha. Ang dami. Pinakpan yung dalawa sa video. Oo, wala naman. At dahil nga kaninang umaga pa ako nagkikrave sa iced coffee, gusto ko nang i-take itong chance na nakalabas ako. Kaya niyaya ko si Tita Bok pumunta sa Soldiers. Dahil nandun yung Big Brew, dun yung favorite ko na iced coffee na sobrang mura dahil lang talaga. Dahil medyo malayo nga yung Animal Bite Center dun sa Soldiers, ayan, naglakad pa kami papunta dun. So, tinanong ko nga si Tita Bok kung kaya ba niyang maglakad. Or di ba siya nahihilo? So, yan. Pumunta kami dito sa Big Brew. Ang sarap ng coffee nila dito, guys. And sobrang mura lang. Dito yan sa kanto ng Soldiers. So, ayan yung mga drinks nila. Ayan. Meron din silang prop. Prop yung in-order ko. Chat lang din sa akin yung anak ko nagpapabili ng merienda. So, bumili ako ng pizza. And then, umuwi na rin kami ni Tita Bok. Now, 2:49 p.m.
Nakauwi na kami ni Tita Bok. Dito na ako kay Sisi. Nagtatrabaho na kami. Ito yung binili kong ice coffee. Yung akin coffee jelly, yung kanya caramel mac. Yung usual na in-order namin. Masarap kasi yung caramel mac. So, titikman ko kung okay tong coffee jelly. Sana good siya. He's upset. Kasi hindi ko na siya pinainom ng ice coffee. It's now 4:22 PM. Lalabas pala ako ulit. Mamamalengke kami. Maga umuwi si Habs. So, bukas pa dapat kami na mamamalengke Sunday. Palengke grocery day. Pero, ngayon na lang kami mamamalengke. So, ayun nga, ang una kong pinuntahan is yung egg. Ayan, importante yung egg. Favorite ng anak ko yan. And bumili na rin ako ng bigas. After bumili ng bigas, ayan, dumiretso naman kami dito sa Crystal Mart. Dito kami lagi nag-grocery. And syempre, unang kinukuha ko dyan yung coffee. Dahil coffee addict itong mga kasama ko sa bahay. Konti lang yung pinamili namin, ayan, isang box. And ayan, kinuha ni Hubs yung mga pinamalengke namin na iniwan namin doon sa baggage counter. And uuwi na rin naman kami. Nag-tricycle na rin kami pa uwi kasi marami kaming bit. So that's it na lang muna for this vlog, guys. See you again tomorrow. And don't forget to love yourself. Bye! Thank you for watching.